Controversy about sa question na ito, ano, sino ang magbabayad on the first date? Is it 50-50 or the guy? Rebound. Mahirap yun. Hindi ako makapag-video dito kasi... At saka sabi niya kasi hindi yata 50-50 kasi mag-benefits naman daw kayo. Morning, Charlie! Kaya siya naging mall, sinasabi nila vlog kasi ngayon may mall na siya. Pero itong lugar talaga na yan, na jaggingan talaga yan. Kaya sabi ni Kuya Pablo kasi after mag-jagging, kakain. Kung yung best friend may nagsusumbong, tas trusted mo. Sa inyo. So, ayan, pagigising lang natin. And, dito na ako nag-intro sa kama kasi para dire-diretso ang umaga natin ngayon na mag-vlog. So, parang hindi ako tama rin. And, ganahan ako mag-vlog kasi pag dito sa amin talaga, napaka-boring, wala kang magawa or hindi ka makapunta kung, alam mo yung hindi siya open. Hindi siya open eh, basta kailalapit kasi open. Paglabas mo, pwede ka pumunta kahit saan, gano'n. So, dito sa amin, walang gano'n. Kaya, nakakatamad kumilos. Kung di ka talaga masipag, eh, sinisipag ako ngayon mag-vlog. So, kikilos tayo ngayon. And, ang gagawin natin for today is, as always, kung ano yung mga ginagawa kong pangkaraniwan dito. So, siguro mag-aano na lang kami ni Kat, magmumukbang ng binigay sa akin ni Love na crab. Kasi may binigay siya sa akin na crab, pinauwi niya sa akin bago ko buwi dito sa Cavite. So, thank you pala sa papa niya. Sa papa kasi, siya yung nag-ano ng crab na yun, tapos binigay sa amin dito. So, yun na lang siguro yung gagawin namin ni Kat na naisip ko. Then, samahan niyo ako mga kangiti ngayong araw, and mag-almusal, and kumain, and magchikahan. So, tara mga kangiti. Let's go! Good morning, Yumi. Yumi. Good morning, Charlie the Pug. Kadaw, tingin daw si Kao sa cam. Good morning, Charlie. Good morning, Yumi girl. You're so cute. Very cute, cute. Sit. Sit. Good boy! Good boy! For today's lunch, tayo ay magluluto ng ulam namin. And ang ating ulam is... Ta-da! Crab! Ayan. Bigay ni Love Love. Galing pa to sa Batangas. So, lulutuin natin siya ngayon. And ito yung gagawin natin. Ito yung ulam natin for lunch po. Lunch. And dadagan ko lang siya ng mga gulay para meron tayong gulay na ulam. So, tara mga kangiti, samahan nyo na ako. Let's go magluto!
Yun mga kang, inagluto na po tayo. And as you can see, punong-puno na ng pawis yung pagdunga ko kasi ando talaga ako, pawisin talaga ako. Kaya, ayan, tapos nagluto pa tayo kaya sobrang daming pawis. So. Okay na mga kang, dito tapos na natin natuin yung gulay. Then, pakulo na rin itong ating crab. So, ang gagawin ko naman ngayon is yung sauce ng ating crab. So, di ko alam kung tama itong gagawin kong sauce. So, ano lang to experiment. Kasi hindi talaga, first time ko lang, nabubulol ako. First time ko lang magluto ng crab. Tapos yung sauce niya. So, bahala na kung anong gagawin ko. So, tara mga kang ngiti. Kangiti, tapos na tayo magluto and luto na yung crab natin tsaka yung gulay na niluto natin. So, tara mga kangiti, samahan nyo kami kumain dalawa ni Kat. Let's go! Mga kangiti, ready na tayo kumain. So, itong aking special guest as nagalaw yung ating camera. Special guest ko si Kat sa ating vlog. Yes. Naman lang mag-special lagi. So, ano mong gagawin natin ngayon? Nakain na kami ngayon. So, magmumukbang kami guys ng crab. Crab, look! Wow! Luto ko yan! My gosh, saka lahat mag-prepare. Nakain na ako. Kaya ang tagal pa bago kami naka paghain dito kasi nga sobrang tagal kong nag prepare ng ulam. Kasi ako lahat nagluto nitong lahat. So, kain mo tayo guys. Kain mo na kami guys, saglit lang. Sabang gulong na talaga kami. Sag-isa tayo. Ito mo na sosa. Ang sauce ko. Pero mahirap dito eh, no? Mahirap sa... Oh, sarap. Crab. Hindi, malambot lang naman. Ang sarap. Ang sosa. Ouch. Look, ay! Kain tayo. Kain ko. May nanonood kami na kain ng crabs. Yeah. Oh! Sabi mo rin kung kayong galit yung crabs na nakain natin. Wala ka iba. Hindi ko lalablan. Gain to kayo na Kuya Pablo guys. Dala ni ate pag uwi. So, ang gagawin natin? So, yun guys. In vlogs yung gagawin namin ngayon. Parang nag-prepare kami ng mga konting questions lang naman para hindi ganun ka-boring kung kakain lang naman. Saan gumawa ng questions ka tayo? Sobrang dami ko nang ginagawa pala kung kakain. Siya kasi nag-prepare, so ako na nag-presenta sa paggawa ng tanong. Para maano guys, live question. Question. Saan mo ito napanood? Nagkanap-harap din ako sa mga ibang vloggers. Mga question. Ano question? Sagot ka. Wala kong ano ka sa... Sagot tanongin natin guys kasi magaling magbigay ng answers. Right. Wala kong breathing. Oo, biglaan. Kasi sobrang busy ko talaga ako. So, unang question. And time check pala tayo mga kanti. Ano na? It's 1:30. 1:30 na kami nakapag-lunch. Biruin nyo yun. So, sobrang tagal kong magluto at naghiwanag na si Kaso. So, ito na yun. Masang sinakala kung kapag gutom na gutom kami dalawa. Question. If you're the person... Gutom? Ano ba? Hindi humasa. Magita eh. Ayan, sarap. Sabi. Kasi wala sabi ako sabi sa mag-ano, English. Kung ikaw bilang may relationship tapos, parang gusto mo na unahin yung future mo, tapos nang wala siya, para maging better din siya alone, selfish ka ba? Parang mas inuna mo yung career mo before love. Para sa future mo. Yun. Selfish ka ba? Ganda na tayo. Selfish ba ako?
Good. Iwan mo lang siya dahil lang sa future mo. Para sa future mo, para din siya maging better siya without. Paano kung better pala kayong dalaw sa isa't isa? Eh, yung tanong eh! Ba't may riba? Ang hirap ng tanong. Piling ko hindi. Hindi! Kasi ay, hindi ko siya iiwan. Dahil lang... may tanong! How can you help your partner to become the best version of himself? Kailangan natin silang supportahan. Supportahan. Palagi. At always by doing, cheer mo sila kapag down sila, i-motivate mo sila. Nakasan mo po yung boses mo kasi. Ayun po. Mahina po sa iPhone. Ito. Supportahan natin sila palagi mga kamuti kasi tayo sa lahat ng mga kasama nila or pamilya nila, higit sa pamilya nila. Tayo yung mga girls nila, yung pangalawang susuporta sa lahat ng bagay na ginagawa nila. So, supportahan lang natin sila sa lahat ng gusto nilang gawin. And kung gusto natin, pwede rin yung samahan natin sila. Kung gusto natin yung, pag di natin minsan naiintindihan yung mga gusto nilang gawin ay nagagalit tayo, pwede yun. So, yun, support lang. As always, kasi pag once yung tao na sinuportahan mo, doon din magbubus yung confidence nila sa isang bagay. True. So, next question. Okay, next. Is it helpful in a relationship to point out their flaws? Yeah. Totoo, guys. Depends on your motive. Kunyari, pinapoint out mo lang naman para maging better siya. Or baguhin yung ugali niya. Sobrang helpful din. Kasi as partner, syempre, araw-araw kayong magkasama, na-observe mo siya, nakabasa mo yung kilos niya o ugali niya, di ba minsan, nalalaman mo, pag araw-araw kayong magkasama. Pwede, ilang masama din, guys? Marami pa ang healthy. Gawin lang natin yung ma-arts na way na pag-sabi sa kanya para hindi niya ma-misinterpret yung mga bagay na gusto natin sabihin, if lalo lang negative about sa kanya. Diba? Na pwede natin gawin positive. Dahil gawin natin yung sinabi sa kanya. Diba? Parang gawin, sinasabi mo lang kasi concerned ka sa kanya na baguhin yung isang bagay mo. Yeah. Yung gawin yung ugali. Do you believe in a 3-month period? Siguro. Ay, hindi. Bakit? Kasi kung mabuhon ka naman, paano pag mabuhon ka na sa... Na 1 month pa lang? Oo, ganun. Diba? Siguro ano yun, depends on your healing. Yeah, sa process ng pag-move on. Kung hindi ka pa-move on after 5 months, okay lang din. Yeah. Kahit ilang taon, kahit walang... Or kung 1 month, feeling mo okay ka na. Okay, walang problema sa span ng pag-move on. Basta alam mo sarili mo. Basta ipumasok ka sa relasyon, sa panibagong relasyon, move on ka na. Para hindi lang tayo makapanakit ng ibang tao. Yung feelings ba? Kasi siyempre, baka sabihin. Baka... Ano lang? Rebound. Mahirap yun. Ito. Next question. Saan ka man niwala ning? Sa nagsusumbong o sa boyfriend mo? Sa boyfriend ko. Bakit? Malay mo, hindi mo kalala yung susumbong. Gusto ka maniniwala. Pero I mean, kasi parang mas na may nagsusumbong, parang nakaka-alarm eh. Siguro best way na lang is confront mo yung boyfriend mo, ganyan. True. Baka siya na yung magsabi niya. Diba? Pero, if naman, sa boyfriend ka naman, if, kung, parang kung yung best friend may nagsusumbong, tas trusted mo. Pwede yun. Pwede mong pagkatiwalaan. Pero if, ibang tao na, nari, parang gusto nung kayo sirain. Relate. It's better na i-confront mo na lang or kausapin mo yung boyfriend mo. True. To know the truth. Ayun. Maraming alam eh, no? Kala mo naman talaga. This is cool. So yung last na question niya ni Kat is yung most controversial na question sa TikTok. Question sa TikTok na nauso siya ngayon. I mean, hindi nauso. Parang, na ano siya, I mean, nagkaroon ng controversy about sa question na ito. Ano, sino ang magbabayad on the first date? First date. Is it 50-50 or the guy?
galing to kay ano eh, kay Robin Setchas. So shout out kay Robin. Ano lang opinion lang. Yeah, yung perspective lang namin. So nirespeto namin kung ano yung ano niya, perception niya or opinion niya doon sa part na yun, na question na yun. So ikaw muna. Ito na yung opinion namin. So ayun. Sikat muna ng opinion. So tapos na pala kami kumain ng kanin. Ayun o, simot na simot. Yung is it ano daw, is it 50-50? For me, no. Kasi ano eh, simple expression lang naman is, if you can't afford to date, so don't date. I mean, kung wala ka namang pera, ba't ka makikipag-date? Parang ganun lang naman. Tsaka especially as the first date, kasi parang kami mga babae, syempre we're looking for guys or man na who is good provider. So at the first date pa lang, hindi mo na siya pinakita. So, parang next date, wala na second date for them. Yan naman sa akin. And for me, tama yung namin ni Kat. Kasi nga, tayong mga babae, di ba nga kinukuha na, sa mga lalaki to ah, di ba yung mga lalaki, kinukuha nga nila yung loob or trust. And yung pagpapakilig sa babae. So, sa unang date pa lang, hindi niya na nagawa yun. Or pinagbayad mo siya. Parang, ako yung may, kung lalaki ako yung mahihiya ako. Parang mahiya talaga ako sa sarili ko. Ako nahiya. Oo, ako yung mahihiya sa part na yun. So, yun nga, dapat lalaki talaga yung mag on the first date. On the first date, siya yung mag-provide ng gagastusin. Kasi nga, syempre naniligaw ka. And pwede naman yung pag kayo na, or naging kayo, may improvement yung date nyo, o naging kayo talaga, pwede kayong mag 50-50 na pag naging kayo na. Tsaka especially yeah. Noon eh, kung siya yung mag-aya. Ikaw mag-aya yeah, ng date, tapos papagastin mo ko. Yeah, that's true. It's ano, yeah. Parang nakakatawa. Tsaka na kahit before pa, kahit history has been ano, dati, di ba nga, mga sinauna pa na yung mga babae, yung mga lalaking gustong pakasalan yung babae, nais bibigay sila ng mga regalo or gift dun sa magulang ng pamilya, diba? Kasi yung pinapakita nila, nag-aalay sila ng ano service or ng... Di ba ganun yun? Bounty, something? Tawa, bounty ba before? Dowry, I mean. Dowry yung binibigay nila ng mga guys sa pamilya ng babae. Para ipakita na para sa kamay ng girl. Oo, pinapakita na yun na nirerespeto nila yung pamilya, yung babae. And pinapakita rin nun na kaya ng lalaki na mag-provide dun sa girl na anak nila. Na kaya niyang panindigan or kaya niyang pakasalan kasi na meron siyang dowry before. Di ba dapat ngayon, hindi na rin yung naging issue. I mean, nasagot na yun. Kahit dating panahon pa, nasagot na yun. So, dapat, hanggang ngayon, dapat nga ganun pa rin. Pero kasi di ba ngayon, pero parang naging open na eh. Yeah, as the time goes by, syempre, nagbabago na yung mga perception, nagiging masyado. Saka ang sabi niya kasi, kaya the 50-50, kasi mag-benefits naman daw kayo. I mean, may benefits ka sa company niya, at sa company niya sa isa. Kaya parang, pero ang mali, no? Parang wala lang. Parang nonsense ng explanation. Yeah. Kasi you're a guy eh. Ikaw yung nag-gaya. Ikaw yung nag-gain ng feelings niya. Yeah. Ina-earn mo siya, tapos... Ikaw yung magbabayad. Mm-hmm. So, para sa amin ni Kat, it's a no-no for us. Na kami yung magbabayad sa date. Pwede mo naman siya bigyan, kunyari, if naniligo siya, matagal kayo nagliligawan. Pwede mo siya bigyan ng simple gifts. As return sa lahat ng mga ginagawa niya sa'yo, or pinaprovide niya sa'yo, paano bibig kayo. Yung mga ganun. Ganung bagay. Pero pag mag-asawa at mag-jowa na kayo, syempre 50-50 na yun. Hindi palagi na yung... Kung sino yung meron, siya yung magbibigay. Kung sino yung wala. Kung magkayo na at matagal na kayo. Kung meron ka, ikaw naman yung magbigay. Kung wala naman siya, ikaw yung magbigay. I mean, kung meron siya, siya na. Ikaw naman. Siya naman, di ba? Ganun lang. Hindi na dapat maging ano yun. Issue yung ganung bagay. Tsaka, lalo na sa pera, dapat hindi yung ginagawa. So, yun mga kangki. And... Sobrang nabusog ako. Sana nag-enjoy kayo sa aming vlog and may napulot kayong araw dun sa mga questions na pinipare ni Kat. So, thank you very much aming sister na nag-prepare ng questions. And sana may napulot kayong araw sa aming vlog mga kamiti. And yun lang. Shoutout kay Kuya. Yan. Huwag gawin mong bash mga kamiti ah, kasi ano, it's perception namin yun. Perception ni Kuya yun. Iba-iba tayo ng perception or paniniwala. So, let's respect kung ano yung mga paniniwala natin sa isa't isa. So, yung mga kangiti, thank you so much. Hindi ko alam kung anong gagawin namin dalawa ni Kat. So, ang alam kong gagawin namin, kami ay maglilinis ng aming pinagkainan dahil sobrang kalat ng aming bahay.
Tapos na kami kumain ni Kat. Sobrang sarap. And thank you din kay Love Thank Love. You po. Sa Papa, thank you, Papa Pablo at kay Tito. Oh my God. Sobrang sarap. Maraming salamat sa inyo. And yun mga kamiti, so update ko na lang kayo if ano pa yung mga gagawin namin dalawa ni Kat mamaya. And yun, pahinga muna kami and maglinis ng bahay. So mamaya na lang kamiti, so bye-bye muna for the meantime. Bye-bye. One eternity later. Hello mga kangiti. So time check tayo. It's already 4:43 na po ng hapon. And dahil kumain kami ng madami ni Kat, napag-desisyonan namin sa mga oras kanina na mag-jogging kami dalawa. Kahit naman di masyadong jogging, medyo walking. Walking na jogging, ayan. Katulad ng ginawa ko sa Batangas, siguro ganun na lang gagawin namin para medyo mabawasan yung Cholesterol na kinain taba. Namin kanina kasi sobrang sarap nung kinain namin kanina na nakakataba. Yep. So, tara mga kangiti, samahan nyo kami ngayong hapon. And let's go. A few minutes later. Hello mga kangiti, dito na kami sa jogging and site. Nasabi ni Lablab na mall daw. Ayan. So mag-jogging na kami ni Kat. Siguro ano lang, walking, tapos konting jogging lang kami kasi medyo late na din. Oras na ba? Oras na mga daw? 5:39 na po ng hapon. So, let's go! Jogging, kunyari. Jogging talaga. Let's go! Uy, ano na? Tara na! Picture ko pa dyan. So yung mga kangiti, naka isang lap na kami ng ganun. Papunta dun, so Pagod agad. Konti pa lang yung nagagawa. Pero tatakbo na ulit, guys. Yes, tatakbo ka tayo ulit. Mga 4:30 minutes. Kala mo yung damit ko. Para ako nasa ibang bansa. Para punta ka sa ano. Para paglamig. Wala na kasi akong bagong labang ano. Ito lang yung bagong sweater ko. Kaya ito yung sinuot ko. Whew. Let's go. May aso eh. Nagagalit siya. Pupunta sana kami dito mga kangiti kasi dati dyan kami natambay. Pero ngayon, galit na yung aso. Piling ko. Ayan yung aso. Baka mabenga tayo. Sayang. Ganda pa naman dyan. Ba't galit yung aso? I don't know. Ba't yung galit? Tara pa naman dun guys mag-upo-upo. Kaya nga eh. Tara. Galit yung aso. Takbo pa, okay. Mga tipa, balik na kami ng mall. Mall. Yung sinasabi ni Lablab na may mall daw itong check-in namin kasi
Southwoods Mall. Tapos dito parang jogging ang site talaga. Dating-dati pa to. Nag-jogging na kami dito. Nauna yung jogging site bago ginawa yung mall. Yeah, dati pa lang, no? Bata pa kami. High school pa lang, elementary, nag-jogging na kami dito. Wala pa yung mall na yan. Kaya siya naging mall, sinasabi nila vlog, kasi ngayon may mall na siya. Pero itong lugar talaga na yan, yan, joggingan talaga yan. Yung sabi ni Kuya Pablo, kasi after mag-jogging, kakain. Kaya mahirap mag-jogging dito, guys, kasi nakakatip. Pawasok ka talaga ng mall, tapos mapapabili ka ng mga gamit, tapos kung ano pang gagawin mo, mga ganyan. Kaya, yun. Yun lang naman yung ano dito, history sa amin ng lugar na yan. Ayan. So, yan kasi mga kangitie, no, mall. Southwoods Mall siya, ayan. Kaya mall. Mall daw yung joggingan. Mga kangitie, mapansin nyo, phone na lang yung gamit ko kasi, feeling ko, bawal dito mag-video-video. Kasi ng camera ni Kuya Pablo. Kitang-kita. Tapos, sobrang daming guard dito na nagbabantay. Kasi before, wala naman talagang nagbabawal dito. Eh, ngayon kasi, established na yung lugar na to. Kaya, private property. Yeah, kaya ang dami ng mga guard, tapos mga nagbabantay. Kaya, yun. Phone na lang ginamit ko. So, ang gagawin lang namin ngayon ni Kat is mag-grocery. Grocery ako ng gamit ko. Tapos, uwi na rin kami. Kakain! Nag-jogging at hayo! So, baka sa mga ilang araw na lang, mag-jogging na lang kami ulit ni Kat para matuloy namin yung pagpapapayat namin dalawa. So, yes. Pasok na kami ng mall, mga kangiti. CCR muna kami. Naingay dito. Dami kaming tao ngayon. Ano ba kayo? Ano ngayon? Thursday, Wednesday. It's Thursday. Thursday. So may tao. Hi! Hindi ako makapag-video dito kasi mga guard. Kaya baka mapagalitan tayo. So, mamaya na lang paglabas namin ng grocery. Okay. A little longer than a few minutes later. Mga kangiti, tapos na kami mag-grocery. So, yan. Nakain na kami ni Kat sa McDo. Nakain na lang kami sa ni Kat sa McDo kasi gabi na po at saka dinner na. Diba nag-jogging tapos kumain ng McDo? Wala din. Nag-jogging. Uy! Saan na siya? Order kami mga kanitin. Ang aming Kat. Sabayan na lang tayo magkita-kita. Okay.